So, nag-viral tong picture na to. Nasa likod ko. Kung saan, may ahas. Ahas na nagtatago o nagka-camouflage. Kita niya? Ayan o. Hindi niyo kita, grabe naman kayo. Yun o. Diba? Nalilito ang netizens sa kumakalat na picture nito sa social media. Meron daw kasing hidden snakes sa photo. Pero hirap na hirap naman sila makitang ito. Kayo, nahanap niyo ba? Kung nalulos na rin kayo, someone's here to the rescue. Hello mga ka-aha! Dura is back! Namiss niyo ba ako? Hinahanap ko kasi yung mga friends ko, pero sabi nila, nagtatago daw sila sa forest. Tara, samahan niyo ako! Ang friends ni Dura nasa mga picture na to. Pero may dahilan kung bakit para bang nakatago sila sa ating paningin. Ang tawag sa ginagawa ng mga hayop na to ay camouflage. Camouflage. Kaya, mahirap sila makita. Tama si Dura. Pag sinabing camouflage, ibig sabihin ginagaya ang mga kulay na nasa paligid para makapagtago o blending in with their surroundings. May dalawang uri ito. Una ang tinatawag na concealing coloration, kung saan itinatago ng isang hayop ang sarili sa pamamagitan ng paggaya sa kulay ng background nito. Nag-e-effort ang mga hayop para ma-achieve ito, pero hindi lahat kaya itong gawin, ha? Sa mga perfect na example ng hayop na may ganitong ability, ang mga chameleon. Kaya nila magpapalit-palit ng kulay depende kung saan sila nakadikit. Stop, look, and be amazed! Pati si Dura, nahawa na yata. Kaya tingnan nyo, nag-iba na rin ang itsura. Ang lakotsera, naging octopus na. Ang mga octopus o pugita, kaya rin mag-blend sa background nila. Tulad ng chameleons, gumagamit din sila ng camouflage type na concealing coloration. Hello mga ka-aha! Ako nga pala si Pugs, short for Pugita. Alam niyo ba na kaming mga pugita o octopus ay nakakakuha ng pagkain sa pamamagitan ng pagka-camouflage? Meron kasi kami tinatawag na chromatophores para i-match ang kulay namin sa kung saan mang environment kami. Tingnan nyo ang video na to. Ang mga pugita, hindi lang kulay ng paligid ang nagagaya, kundi pati texture environment, ina-adapt na din nila. Amazing talaga kayong mga octopus, ha? Pero yung ibang hayop, effortless ang pagka-camouflage. Yun naman ang tinatawag na disruptive coloration. Dito, kasama na sa original na itsura ng hayop, ang kakayahan nilang mag-blend sa paligid. Yung mga spots ng leopards at prints ng tigers, asset nila yan para hindi sila madaling makita kapag nakatago sa mga damuhan o halaman. May ibang hayop naman na tulad namin ang camouflage nasa mga balahibo. Minsan, pati spots sa mga puno, nagbe-blend din kaya mahirap kami makita. Sige mga aha, hanapin nyo nga ang kwago sa photo na to. Ayun o, congrats at nakita nyo! Sa galing ng concept ng camouflage, matagal nang ginamit din ito sa mga gera. 1800s pa lang, blue at green na raw ang ginagawang pintura ng battleships para mag-blend ito sa dagat at sky. 19th century naman ang gawin ng camouflage sa uniform ng mga sundalo. Tingnan nyo ang sample prints na ito. Nagbe-blend sa halaman, sa lupa, at sa bato. Sa gestalt theories of perception, sinasabi ang images na nakikita ng mga mata natin ay nahati sa iba't ibang parts. Parang puzzle, nakikita natin ang mga bagay part by part. At yan ang dahilan kung bakit kapag nagbe-blend na ang kulay at texture ng isang bagay sa paligid, gaya na nangyayari sa camouflage, nahihirapan na tayo makita ito. Pero kapag na-process na ng utak natin ang image, finally, ay makikita na natin kung alin ang bagay na naka-blend sa background. Balikan natin yung mga picture kanina. And let's see kung makikita na natin ang mga hayop. Oh!
amazing! Eh, yung ahas sa picture kanina, nakita niyo na ba? Ayun siya! Aha!